Breaks loose, getting you. Praise the Lord with our voices. Praise the Lord. Yan, okay na siguro. And praise God sa mapagpalang araw muli, mga kapatid. At muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan, ito yung Sunday Gospel, no? Continuation lang ng Matthew chapter 13, no? Ito naman ay verse 44 hanggang verse 52, no? Sabi dito, ang langit, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang napuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapo naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matutuwid, sa matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy, dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. So papuri pagsamba para lamang sa Diyos. So salamat sa Panginoon, nawa ay patuloy tayong turuan ng ating Panginoon na kanyang mga salita. Ito ay patuloy na ipaunawa sa atin ng Panginoon, no, sa simpleng mensahe, no. So sa mga simple na madali po nating mauunawaan, no. So ito po ay continuation lang ng mga talinghaga o parable na ibinibigay ng ating Panginoon yung kabuuan ng Matthew chapter 13, no. Ito ay tungkol sa mga talinghaga. At ang pinaka-purpose nga ng talinghagang ito is, sabi doon is, yung may mga pandinig ay makinig, no? So si Lord nagbibigay ng talinghaga kasi siya ay nagtuturo, no? Nagtuturo siya para tayo ay bigyan ng kaalaman, biglang tayo ng pangunawa, bigyan tayo ng karunungan, no? Na kung saan mai-apply, maisagawa, maisabuhay natin yung mga bagay na ating nalalaman, yung mga bagay na ating nauunawaan at mga bagay na ating natututunan sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng ating Panginoon, no? So itong talinghagang ito is more on more is talaga is sa pagtuturo, no? May gustong ipaabot ang ating Panginoon na kung saan gusto ng Panginoon ipakita yung kalagahan ng kanyang itinuturo, no? Yung benepisyo, yung mahalagang bagay na pwede nating matutunan o makuha, no, sa mga itinuturo ng ating Panginoon, no. Kaya nga sabi nga ang edukasyon ay kayamanan, no. Kaya nga tayo, yung ating mga magulang, no, kahit anong hirap ng buhay ay talagang nagsusumikap sila, no, nagtatrabaho sila para maipush, no, para maitaguyod yung ating edukasyon, yung ating pag-aaral, no? Kasi nga ito ay kayamanan. So itinatawid tayo, no? Kasi ganoon kahalaga
yung meron tayong matutunan, no, sa ating mga pag-aaral, no. Ganito 'yun sa Panginoon, eh, no. Kasi dito nag-uumpisa yung paghahari ng Diyos, no. Na magkaroon tayo ng kaalaman, no. Amen. So ganun 'yun, eh. Doon kasi nag-uumpisa 'yon. Kaya nga sabi ng Bible, nag-umpisa na maghari ang Diyos si Jesus sa tao nang tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya, no? Na yung salita ng Diyos, ito na yung namumuhay na tayo, nagkakaroon tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos, ito yung magbubukas, no, ng ating kaisipan, ng ating puso, ng ating pananaw sa buhay, no? At kung tayo ay lalakad na sa kalooban ng Panginoon, sa salita ng Diyos, ibig sabihin yun, tayo na ay pinaghaharian ng Diyos, no? Ibig sabihin, siya na yung nag go-govern, no? Siya yung nagpapasakop tayo, no? Siya na yung parang namamahala sa atin, no? So, siya na yun, no? Nagpapasakop tayo sa kanyang kaharian. Diba? Katulad niyan, 'di ba? Pag sa mga kingdom, meron yang mga nasasakupan. No, kung sa atin, iano natin sa simpleng ilustrasyon, kunyari sa mayor, no? Sa may municipal mayor tayo sa Pilipinas, 'di ba? Si 'di ba? So, mga municipal mayor, merong mga nasasakupang mga barangayan, no? May mga opisyalis ang bawat barangay, at itong mga nasa barangay na ito is nasasakupan 'yan, no? Lahat ng mamamayan sa ganyang munisipyo, kahit anong pang klaseng barangay yan, basta under sa munisipyo niya, yan yung kanyang ginogobern, no? Yan yung kanyang pinamamahalaan. So ganun din, eh, kasi tayo ay napapabilang, no, sa pinaghaharian ng Diyos, kasi bakit nandun yung kanyang salita, no? Ibig sabihin, tayo ay nagpapailalim, tayo ay dahil tayo namumuhay sa kanyang salita, doon tayo pinaghaharian ng Diyos, no. Masasabi mo na ang taong ito ay pinaghaharian ng Diyos kasi nga siya ay namumuhay sa salita ng Diyos, no. Ganun lang, ano, yun lang po yung pinakasimple, no. Kaya ano lang natin to, i-explain natin sa pinakasimple, no. Hindi natin kailangan gamitan to ng masyadong malalalim, no. So ang tao, malalaman mo na siya ay pinaghaharian ng Diyos kasi nakikita mo sa kanyang pamumuhay yung salita ng Diyos, 'di ba? Nakikita mo sa kanya na siya ay namumuhay bilang Kristiyano, no? Bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, siya ay pinaghaharian ng Diyos, no? Kasi nga nakikita sa kanya pamumuhay yung salita ng Diyos. Amen. So sabi doon, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. No? Ano ibig sabihin? Ang paghahari ng Diyos, personal kasi yan. Personal. No? Hindi mo pwedeng sabihin, ako pinaghaharian ako ng Diyos kasi yung nanay ko naglilingkod sa Diyos. Di ba? Yung tatay ko nagsiserve sa Panginoon kaya ako pinaghaharian ng Diyos. Hindi po ganon. Kundi ito ay personal, no? Ikaw mismo yung maghuhukay, ang sabi doon. Yeah? Ikaw mismo yung maghuhukay. Ano yung huhukay natin? Yung itinuturo ng Diyos, no? Yung kanyang salita. Kasi ito nga, eh, ang pinakano talinghaga, pagtuturo ng Diyos, no? Ito ay yung itinuro ng Diyos, no? Sa mga alagad, no? Ito sa Matthew chapter 13. Ito yung ating pag-aaralan, no? Kaya nga ito pinag-aaralan natin. Hinuhukay natin. Di ba? Yung pag ang edukasyon kasi, no, yung pag-aaral, kung gusto natin magkaroon ng kaalaman, ng knowledge, kailangan mong maghukay. Kailangan mong mag-search, no? Mag-deep. Personal kasi 'yan, no? Yung paghahari ng Diyos, personal 'yan. Di ba? Para tayo pagharian ng Diyos, personal natin 'yan. No? Hindi mo pwedeng sabihin dahil tatay ko, yung nanay ko naglilingkod sa Diyos, kahit ako hindi naglilingkod, ako pinaghaharian ng Diyos, hindi 'yon, no? Kundi sabi doon, tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng ari-arian upang bilhin ang bukid na 'yon. Anong ibig sabihin? Ang tao kasi kapag nagkakaroon ka ng karunungan at kaalaman,
No? Kahit yung Bible nagsasabi, nagbibigay ito ng kasiyahan. Yung taong may wisdom, yung taong may karunungan galing sa Diyos. Kasi nga, wisdom is the beginning of knowledge. Fear of the Lord is the beginning of wisdom, sabi doon. Yung pagkatakot kay Yahweh, yun ang umpisa ng karunungan. No? Yung kaalaman natin, yung karunungan natin, doon nagmumula yun. So, ibig sabihin, kasi nga, yung karunungan, kapag ang tao ay nagkakaroon ng karunungan, nagkakaroon ng kaalaman, no? Nagkakaroon ng pangunawa, yung matigas na pagmumuka, lumalambot. Di ba? Yung malungkuti muka, sumasaya. Bakit? Kasi nabubuksan yung pangunawa mo eh. Di ba? Dati, pag wala ka sa Panginoon, kunting-kunting problema, ang lungkot ng mukha mo. No? Nakabusangot ka. No? Para kang nilamuta. No, parang ito, parang nilamuta, no? Gusot-gusot na 'yung mukha mo. Pero dahil sa karunungan, dahil sa kaalaman, dahil sa pangunawa, dahil sa pakikinig natin, pagninilay, no? Paghuhukay, 'yung tawag doon. Kasi pag nag-aaral ka, naghuhukay ka. 'Yung karunungan na 'yon na ating natututunan sa salita ng Diyos, ito 'yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. 'Di ba? Kaya nga tingnan mo, yung mga tao nag-aaral ng salita ng Diyos, yung talagang nagninilay ng salita ng Diyos, nagagalak yung puso niya. No? Anong ibig sabihin yun? Nakita mo yung pinaka mahalaga eh, no? Kaya mo, sabi doon, kaya niya, ano eh, yung kanyang mga arer yan, pinagbenta niya, tapos binili niya yung bukid na yun. Kasi grabe yung kasiyahan niya eh. Diba? Kapag nandun yung ano eh, yung sabi ko nga, napaka masayang mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Makakalimutan mo nga yung oras eh. Yung mga ginagawa mo. Diba? Kaya nga, sabi doon, hindi lang yun eh. Kundi sabi niyo, pati yung perlas na mahalaga. Yung binigay naman dito ng Panginoon na ilustrasyon, negosyante. Anong ibig sabihin? Ang negosyante, pag sabi mong negosyante, hindi mag-i-invest yan ng palugi. Diba? Walang negosyante na nag-i-invest na kapag alam niya, yung i-investan niya is palugi. Ano ibig sabihin? Nag-invest siya. Ibinenta niya. Sabi doon, lahat ng kanyang kayamanan. Umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng ari-arian at binili ang perlas na yun. O, di ba? Ano ibig sabihin? Kaya nga, ilustrasyon niya, negosyante. Walang negosyante na gustong malugi. Lahat ng negosyante nag-i-invest yan kasi alam niya, nakikita siya. Alam niya na malaking pakinabang to. Kahit isang lako lahat to, kahit ibenta ko ang mga bagay na ito, alam kong makakabawi ako. Ganun ang mentality. Ganun yung mentalidad ng isang negosyante. Hindi yan magninegosyo ng palugi. Di ba? Kaya ng illustration ni Lord eh. No? Amen. So, ano ibig sabihin? Kasi alam niya, no, yung mamahaling perlas na yun, ang pag-aari ng Diyos katulad isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. So, makita mo personal pa rin. Yung isa nagukay, ito naman naghanap. No? Ay nakita niya sa kanasa negosyo niya, sabi niya, ay, parang ito yata yung pinaka the best. Ano? Ito yung pinaka kayamanang kailangan ko sa buhay ko. No? So, nasumpungan niya. Ito yung pinaka malaga na kayamanan sa buhay niya. Walang iba mga kapatid. At itong perlas na to, yun yung nga sabing mga kapatid, yung mga itinuturo ng Diyos, yung karunungang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Diba? Kaya nga, nang makita niya ang isang perlas, napakalaga. Umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang arerian at binili ang perlas na iyon. Diba? Walang makakapantay. No? Ano ibig sabihin yun? Walang kapantay, walang kapares yung bagay na yon para sa isang negosyante na ibenta ang lahat-lahat para lang sa isang perlas, di ba? No? So ibig sabihin, ganun yung ano eh, yung salita ng Diyos eh, no? Ganun yung pagtuturo ng Diyos. Walang hihigit, walang papantay sa karunungan, sa kaalaman, sa pangunawa na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi bakit? Kahit anong laki ng kayamanan mo, kung wala ka namang karunungan, wala ka namang kaalaman, wala ka namang pangunawa, masasayang lang yan. Mauubos din yan. So walang saysay, walang
Sabi nga, ang mga bagay na nalalaman po natin, kung hindi po natin nauunawaan yan, wala pong saysayan. Kahit 1,000 libro pa ang nabasa mo, ang tanong pa rin dyan, nauunawaan mo ba yung binasa mo? Kahit yung isang tao, 1 libro lang yung nabasa, ang mahalaga, nauunawaan niya. Yun ang importante. Yun ang mahalaga. Diba? So, yun eh. Diba? Kaya nga, ano niya, negosyante. Negosyante, hindi mag-i-invest yan ng palugi. Kung nag-invest man yan, ibig sabihin, nakita niya, makaka-frappet siya. No? Makikinabang siya. At malaki talaga ang kapakinabangan. Kapag tayo ay tinuturuan at tayo naman ay nagpapaturo sa Diyos, malaking kapakinabangan yan, mga kapatid. Kasi yung karunungan at ang kalaman na ating, at yung pangunawa na ating makukuha sa pagtuturo ng ating Panginoon, mga kapatid, walang papantay. No? Walang pwede, mga kapatid, na pumaris dyan. Diba? Kasi pag nandun yung karunungan, nandun yung kaalaman, yung pangunawa, ito yung magiging daan natin sa tagumpay. No? Kaya yung napakasimple yung ano ng Diyos eh. Pag-aralan, sabi niya kay Joshua, no? 1:8 to 9, di ba? Dilidilihin mo yung salita ng Diyos araw-gabi. Upang ang lahat na nasusulat doon ay masunod mo. Ang pangano doon is, giginhawa ka, magtatagumpay ka sa lahat ng bagay. Di ba? Ganun yun eh. Pinagninilayan mo, hinuhukay mo, katulad ng isang kayamanang nakabaon. Kayamanan 'yun, treasure 'yun. 'Di ba? Na dapat nating pag-aralan. Kasi kayamanan po 'yun, yung karunungan 'yun. Hindi lang yung karunungan 'yung mga kapatid is talagang 'yun ang magiging susi ng tagumpay sa buhay. 'Di ba? 'Yun ang magiging susi ng katagumpayan sa buhay po natin, mga kapatid, no? Ano pa sabi doon? You know, ini-explain ko lang po to sa pinakasimple, no? Ang kariyan ng langit ay katulad din. Una, sabi ko doon is personal. Kasi siya yung naghukay, siya yung naghanap, no? Ibig sabihin, yung paghahari ng Diyos sa isang tao, hindi yan nakadepende kay nanay o tatay mo. Nasasabi mo, nagsiserve sila kay Lord, kaya ako pinaghaharian din ako ng Diyos. Hindi. Personal yan. No? Personal na tayo ay namumuhay sa kanyang salita, malalaman mo ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos dahil ang tao niya ay namumuhay sa salita ng Diyos. Amen? So, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis. Inumpo muna tayo ng tubig. Inihagis, no? Katulad din ng isang lambas na inihagis sa dagat at nakahuli ng sarisaring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tintipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapakikinabangan. Gayun din, ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mabubuti at ihagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Kasi yung pinaka-keyword doon ng Diyos, ang may pandinig ay makinig. Anong ibig sabihin? Ano ba tong lambat na to? Katulad ng tao ng isang nagahasik. Ano yung hinahasik niya na seed? Yung salita ng Diyos. Itong lambat na ito, ano? Anong ibig sabihin? Kapag ipinahayag ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Para sa lahat yan. Kaya nga sabi doon, iba-ibang klaseng isda ang nahuli. Hindi lang isang klaseng isda. Kundi sabi doon, iba-ibang isda ang nahuli. Kung ikaw ay isang mangingisda, no, magkakaroon ka ng idea eh. No? Sino itong sinasabi itong mga isda na ito na napapangit? No? Ang tawag dyan is reject. No? Reject. No? Ano itong mga reject na isda na ito? Ito yung mga nahuli ng lambat na nagpupumiglas. O, parang gusto makawala. No, pinipilit nila lumabas doon sa net, no, doon sa lambat. Kaya ang nangyayari na kuminsan napuputol yung ulo, napuputol yung kanyang katawan, nagkakasugat-sugat. Kaya pagdating doon sa pangpang, inihiwalay na yan ng mga ngingisda, no, kasi nakasama rin ako sa
sa mga nangingisda, no, lalo na doon sa may bayas, no, sa may istansya, no, kasi gawain nila doon is hapon. Kaya pagtapos ng ano, nakasama rin ako sa kanila, no, kung paano sila manghuli ng isda. Di ba? So pagtapos nila manghuli ng isda, pagdating nila doon sa pangpang, ano nila 'yan? I-separate nila, di ba? Yung mga malalaki sa maliliit. Pero may mga isda doon na minsan nga may damage na, no? Kasi ito yung mga isda na nagpupumiglas eh. Ito yung mga isda na ayaw nilang magpasakop, ano, ayaw nilang manatili sa lambat, no? Gusto nilang kumawala. Kaya anong nangyayari? Nagkakasugat-sugat sila, no? No, napuputol yung kanilang katawan ng mga isdang ito, kaya nare-reject, no? Hindi magandang ibenta, no? Huh? Pero yung mga isda na nahuli sa lambat na chill-chill lang, di ba? No? Habang hinihila sila, relax na relax lang. No, hindi sila nagpupumiglas. No? Ano makikita mo? Buong-buo yung katawan nila, no? So magandang klase kasi nga walang ano, walang damage. Ano ibig sabihin? Kasi maraming tao na kapag inaabot ng salita ng Diyos, nagpupumiglas. Ayaw magpasakop. Ba, nire-reject yung salita ng Diyos. Pumapalag. Bakit? Kasi hindi matanggap-tanggap. Lalo na kapag yung salita ng Diyos na tumama sa kanya is, nandun pa yung pride niya. Ayaw niya tanggapin. No? Kasi masyadong bilib sa sarili. Ano mangyayari? O kaya maraming ano eh. Ano ibig sabihin? Ayaw magpasakop sa salita ng Diyos. Ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Kaya nare-reject. Yan. Di ba? So, kaya nagkakasugat-sugat. Di ba? Kaya nga pag may ipinapayag yung salita ng Diyos, palagi na lang, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Bakit? Kasi may sugat. Di ba? Sabi ko sa isang illustration ko, 'di ba? May isang tao, may sugat siya. Pumunta sa doktor. Tapos binigyan ng doktor ng ointment para sa kanyang sugat. Ang sabi niya sa doktor, "Doktor, masakit 'yan, masakit 'yan, masakit 'yan." Anong sabi ng doktor? Sabi niya, "Alam mo, yung gamot na binigay ko sa iyo hindi masakit. Yung masakit yung sugat mo." 'Di ba? Kasi hindi sasakit 'yan kung walang sugat. 'Di ba? Kung itong gamot na binigay ko sa iyo, ipapahid mo sa parte ng katawan mo walang sugat, hindi sasakit. So ibig sabihin, yung masakit yung sugat, hindi yung ointment. 'Di ba? So ito yung mga isda na ni-reject, no? Hindi maganda. So bakit? Kasi nga nagpupumiglas, pumapalag. 'Di ba? Kasi ano eh, hinahatak tayo ng salita ng Diyos papalapit sa Diyos, 'di ba? Hinahatak tayo, papalapit, no, papunta sa kaharian ng Diyos. Pero yung iba ayaw, nagpupumiglas. Kasi bakit? Gusto pa yung mga makamundong bagay, no? Di ba? Mas gusto pa yung mga bagay sa mundong ito. No? Ayaw pang iwan yung mga kasiyahan sa mundo. Di ba? No? Parang ano pa, parang ayaw nilang maibigay yung kabuuan nila sa Diyos. Nagpupumiglas. No? Kine-question yung salita ng Diyos. Imbis na sumunod na lang, ayaw pa. So nagpupumiglas. Katulad ng isda, no, na nahuli sa lambat. Nagpupumiglas na lumabas sa lambat. Kaya nagkakasugat-sugat. Kaya ang labas, ang ending, reject. Di ba? Hindi maibenta. So gagawin na lang, ikukonsumo na lang, no, kakainin na lang ng ano, pero hindi na pwedeng kung saan hindi mapakikinabangan. No, ang nang ano, para ibenta, no? Hindi mo siya maibebenta kasi nga reject siya, eh. 'Di ba? So ganun 'yun eh. Pagdating ng araw, ano tayo eh, iipon-iponin yung mga mabubuti sa masasama. No? Eh yung mga isda na chill-chill lang, no? Relax lang habang hinihila ng mga mangingisda papuntang pangpang o papunta sa may lambat, sa may bangka. Relax lang sila. So hindi sila nadadamage kasi sunod lang sila ng sunod. Di ba? Sunod lang sila ng sunod. Ganun 'yun sa salita ng Diyos eh. Yung pinaghaharian ng Diyos, sumusunod 'yan sa salita ng Diyos. Hindi 'yan upos ng upos, no? Kasi kung upos ka ng upos, mauupos ka.
Upos ka kasi ng upos, kaya nauupos ka ngayon. Di ba? Kailangan tayo sunod na sunod. No? Huwag upos ng upos para hindi maupos. No? Nauupos, no? Parang kandilang nauupos. So, kasi, simple na eh. Napakaliwanag naman mga kapatid, gayon din ang mangyari sa katapusan ng daigdig. Darating ang maanghel, ihiwalay ang masasama sa mabubuti. At ihagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Kasi bakit? Hindi nila pwedeng sisihin ang Diyos pagdating ng araw. Bakit? Eh kahit saan ka pumunta, may nangangaral ng salita ng Diyos. No, sa Pilipinas, kahit dito rin kaya sa Canada, sa mga street-street, may sumisigaw dyan. Repent, repent, repent. No? Sa social media, marami nang nangangaral ng salita ng Diyos. So wala tayong pwedeng sabihin na, Lord, di ko napakinggan. Wala akong salita na napakinggan, Lord. No? Pagdating ng araw, wala tayong pwedeng i-excuse sa Diyos. No? Sabihin mo, Lord, wala akong napakinggan. Wala kasing nagsabi sa akin. No? Diba? Sasabihin ni Lord, ng araw ng July 24, 6:50 ng gabi dito sa Canada, may nangangaral ng salita ng Diyos, yung pangalan si Brads Ronald. Diba? Nasaan ka nun, no? Nakita mo naman nag-live pero inignore mo lang, no? Diba? Nakita mo na nag-live, inignore mo lang. Diba? Wala tayong pwede nga eh. Ano sa Panginoon. Yung last dito, simple. Tingnan mo, ang pinakaano yung last 51, no? Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Ang sabi ng Panginoon, simple eh. Yung ano dun eh, yung pinaka-word niya, nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Kasi bakit? Kaya nga nagtuturo ang Diyos ng mga parable, kaya nga siya nagtuturo, kasi gusto ng Diyos, maunawaan nila. Kasi bakit? Eh kasi kung turo ka ng turo, hindi naman nauunawaan ng tao na tinuturoan mo, hindi wala rin saysay. Di ba? Wala rin kwenta eh. Di ba? Oh, turo ka ng turo, hindi naman nila nauunawaan. So what is the use? Di ba? Kaya nga katulad niyan, kung tayo ay, shout out Brother Ray Balibat, no? So, kasi yun eh, pinaka, ano niya eh, yung pinaka point dun eh. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Yung mula Matthew chapter 13 na mga talinghagang yun. Ito lang yung tanong ni Lord sa kanya. Nauunawaan nyo na ba yung lahat ng ito? Yung may tinuro ko sa inyo, nauunawaan nyo na ba? Oh. Ano ibig sabihin nyo? Kasi yun eh. Yung paghahari kasi ng Diyos darating sa tao kapag dumating yung pangunawa sa atin. Kasi nga, hindi natin pwedeng maisabuhay, maisagawa ang isang bagay kapag hindi natin nauunawaan. Kaya nga may isang saying, if you don't know what you are doing, don't do anything. Kung hindi mo alam yung ginagawa mo, wag ka na lang gumawa. Di ba? So napakalaga na nauunawaan natin yung salita ng Diyos. Kasi yung taong pinaghaharian ng Diyos, ito yung mga taong may pangunawa. No? Ito yung mga taong may kaalaman, may karunungan, may pangunawa sa salita ng Diyos. Ito yung mga taong isinasabuhay yung salita ng Diyos. Kaya yung pinaka-question lang ni Lord eh, nauunawaan na ba ninyo? No? Eh kung sumagot sila, hindi po. Ay ano na lang. No? Sabihin ni Lord, ang dami ko ng illustration. Ang dami ko na illustration na binigay sa inyo. Ang dami ng parable na ibinigay ko sa inyo. May managahasik, no? Puno lang si buwan. 'Di ba? Ang dami ko ng illustration, mahalagang perlas, natagong kayamanan, lambat. Ang dami kong illustration tapos sasagutin niyo lang ako. Ay. Ano nga 'to uli? Pwede po ba, no? Umpisahan mo uli sa start from the start. Muti na lang yung sagot niya dito, no? Hindi sila sumagot ng hindi po, no? Kasi tanong niya, Lord, nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Kasi ang pinakaano ng parable is nagtuturo ang Diyos. Yung gusto ng Panginoon, maunawaan nila yung kanyang itunuturo. Kaya ang daming ilustrasyon eh. Ang daming niyang ilustrasyon na ibinigay. Tapos ang dami ng ilustrasyon binigay. Wala man lang naunawaan, di ba? Kung ikaw nangangaral, failure yun. Isang ano, malaking ano eh. Para makakaramdam ka ng ano eh. Yung frustration eh. Parang na-fail ka eh.
Hamaki mo, dami-dami mo ng ilustrasyon. Di ba? Ang dami mo ng action na ginawa. Para lang maunawaan ng mga tao nakikinig sa'yo. Tapos, hindi pa nila naunawaan. Kasi bakit? Malalaman mo pag ang tao naunawaan ng salita ng Diyos, makikita mo sa buhay. Yun ang pinaka-proof dun eh. Malalaman mo kapag ang isang tao ay nakakaunawa ng salita ng Diyos, ito yung mga taong nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya nga, you will know them by the fruits, by their fruits. Di ba? Oh, yun lang ang tanong ni Lord eh. No? Yung ending ng ano niya eh. Naunawaan niyo na ba ito? Yung mga tinuro ko sa inyo. Oh, maganda naman yung sagot nila. Sabi na, opo, ba mga magalang. Amen? Tanong ni Jesus. No? Sabi niya, naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. Ayan, mga magalang naman ah. Opo eh, mga magalang. At sinabi niya sa kanila, kaya nga. Sabi doon, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit, ayan, sabi na doon, yung bawat na nagtuturo na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambayan na naglalabas ng mga bagay na bago at duma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Diba? Sabi doon, naglalabas ng mga bagay na bago at duma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Diba? Ganun yun eh. Kasi bakit? Katulad, ano ba yung mga i-share ko sa inyo? Siyempre, yung mga bagay din na natutunan ko, alang naman yung i-share ko sa inyo, yung hindi ko natutunan, yung hindi ko alam. Diba? Eh kung ituturo ko sa inyo, hindi ko alam. Pag tinanong niyo ako, Brad, ano yung sinabi mo? Ewan ko. Basta isiner ko lang sa inyo, no? So, ibig sabihin, yung mga bagay, yung ano lang doon is kung ano yung mga itinuro sa atin ng Diyos. O ano yung mga pinagdaanan natin, ano yung mga experience natin sa buhay na naranasan natin, no? At napatunayan natin na tunay yung salita ng Diyos, ito yung maisi-share natin eh. Kayamanan yun eh. Di ba? Yung tagal mo sa paglilingkod, yung mga experience mo sa paglilingkod, no? Yung mga dati mong karanasan at yung mga bago mong karanasan sa Panginoon. Kasi araw-araw may mga bago tayong karanasan sa Diyos. No? Hindi na, ano yan eh? Ano ibig sabihin yun? Yung mga karanasan natin, kayamanan yun. Na nakatago. At yung mga nakayamanang nakatagong yun, yung mga experience natin in the past na kasama ang Panginoon at yung mga mapag-aaralan pa natin at matutunan ngayon, dapat nating ilabas. Kailangan nating i-share. Di ba? Para ano? Na kung paano tayo pinagharian ng Diyos dahil sa ating natuklasan, dahil sa ating pakikinig, dahil sa ating natututunan, huwag naman tayo maging shellfish. No? Huwag naman tayo maging maramot, di ba? Kundi yung mga natutunan natin, yung mga nalalaman natin, yung mga bagay na nauunawaan natin, isi-share natin, kayamanan yun na dapat nating ilabas. Di ba? Na kung paano tayo pinagharian ng Diyos, itong mga tao rin ito, dumating din sila sa point na kanilang malaman, maunawaan yung salita ng Diyos. Upang dumating din sa kanila yung pananampalataya. At ang sabi doon, nag-umpisa na ng pagharian ng Diyos ang tao sa kanyang puso dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. At alam naman natin na yung pananampalataya, ito'y bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. No? So, ito ba, mga kapatid, yung gustong ipaabot ng Diyos po sa atin. Sa dami-dami ng parable, talinghagang ibinigay ng Diyos. Simple lang yung tanong ng Diyos. Nauunawaan mo ba? Nauunawaan mo ba ang lahat ng ito? Gustong sabihin ng Diyos, sa lahat ng ilustrasyon na ibinigay ko sa inyo, no? Nauunawaan nyo ba? Ganun po yun, mga kapatid. Hindi, tatandaan po natin, hindi po yan sa dami, hindi po yan sa tagal.
ng paglilingkod sa Diyos para masabi natin na ang tao ay may malawak na napag-unawa tungkol sa Diyos o sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang totoong taong may pangunawa sa salita ng Diyos, makikita mo sa kanyang pamumuhay. Diba? Hindi yan mayabang. Diba? Marunong yang magpasakop. Diba? Lalo kami. Eh kung kami, nangangaral kami ng pagsunod, nangangaral kami ng submission, magpapasakop. Diba? Pero pagdating ng araw, may mga sitwasyon sa buhay namin, tapos hindi ka marunong sumunod. Hindi ka marunong magpasakop. Ibig sabihin, dito lang. Alam ko lang na mahalaga ang pagsunod. Alam ko lang na kailangan kong pagpasakop. Pero ang totoo, hindi ko siya nauunawaan. Kasi bakit? Kasi hindi ko siya mai-apply. Wala siyang wisdom. Kasi nga, wisdom is the application of knowledge. Mapapatunayan lamang natin na tayo nakakaunawa talaga. At talagang hindi lang tayo puro utak. No? Kundi talagang may pangunawa tayo sa salita ng Diyos. Kasi nga, yung lumalabas sa bibig natin, pag sinabi tayo, kailangan nating sumunod, magpasakop sa Diyos, pag dumating din yung time na kailangan nating sumunod at magpasakop, dapat makita yan sa atin. No? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kaya minsan may mga testing sa buhay natin. Bakit may mga challenges? Simple lang. Kasi gusto tignan ng Diyos kung may nauunawaan tayo. Di ba? Tingnan mo sa mga eskwelahan. Bakit may mga exam ang teacher? Bakit may mga test? Simple lang. Para malaman ng mga teacher, ng mga guro, kung may natututunan, may nauunawaan ang kanilang mga estudyante. Ganun din sa buhay. Ganun din sa Diyos. Bakit tayo may mga trials? May mga hardship na dumarating. May mga suffering na dumarating sa buhay natin. May mga tao nagpapainit ng ulo natin. No? May mga tao minsan na masyadong yumayabang dahil marami ng alam. Diba? Kung minsan tinitest lang tayo ng Diyos eh. Diba? Kaya nga may mga dawag, sabi doon, may mga masasamang damo. Diba? May mabuting trigo na itinanim, may masamang damo rin. Pero ang maganda doon, hindi ikaw yung masamang damo, kundi ikaw yung trigo. No? Pero yung masamang damo, hinayaan pa rin ng Diyos na sabay na tumubo. Bakit? Kasi itong mga masasamang damong ito, ito yung mag-ano sa atin. Dito tayo lilinahin. Igagamitin pa rin yan eh, para i-mold tayo. Para i-mold tayo. Kasi kung lahat ng tao mababait, eh wala na. No, baka kinuha na tayo ni Lord. Ano pa mission natin sa mundo kung lahat ng tao mababait na? Kung lahat ng tao nakakilala na sa Diyos, ay wala na. Wala na tayong tatrabuhin. No? Magsiwiwi na tayo. Kunin na tayo ni Lord. Kasi wala eh, di ba? Pero bakit? Kasi kung gusto mo ng self-control, talaga may tao minsan na magpapainit ng ulo mo para matest na talagang may self-control ka na, di ba? O gusto mo nga ikaw ay mapagbigay, o may lalapit sa iyo, ang dungis-dungis, tapos hihingi sa iyo, di ba? Kailangan mapakita mo ng pagbibigay ka. Simple lang naman, mautod kay Kristo ang mensahe ng Diyos, no? About sa mga parable. Isa lang naman yung pinaka-question niya eh. Ang sabi niya lang, nauunawaan niyo na ba ang mga bagay na ito? Di ba? So nawa mga kapatid, no, sa buhay po natin, ano man po yung pinagdadaanan natin sa buhay, huwag ka lang tumambay. No? Basta dumaan ka lang. Yung problema, tinatambayan mo eh. Amen? Kaya mas lalo tumatagal yung mga pagsubok, yung mga problema dumarating sa atin. Kasi bakit? Eh, tinatambayan mo eh. Mas inuuna mo pa yung chika-chika eh, yung chismis-chismis. No? Kung dadaan ka lang, daan ka lang. No? Pero mahalaga dun is, meron tayong natututunan. No? Sa mga natututunan natin, ito yung magbubukas ng pangunawa natin. No, hindi lang siya nagkaroon ka ng kaalaman tungkol doon, hindi ka lang natuto, kundi yung mga natutunan mo, nauunawaan mo. 'Di ba? Minsan magkakamali tayo. Part kasi ng ano, learning 'yun eh, na matuto tayo eh. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na 100% na
hindi na tayo magkakasala, na hindi tayo madadapa. Kasi nga, pag naglingkod tayo sa Panginoon, pag sunod tayo sa kanyang salita, hindi man natin 100% mape-perfect talaga. Pero ang mahalaga dun, mga kapatid, is nagsusumikap tayo. Diba? Nagsusumikap tayo. Kasi nga, sa mga bagay na yon, meron tayong matututunan. At yung mga natutunan natin yon, magbibigay sa atin ng malawak na pangunawa upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos. No? Na, ano, hindi malaki ulo, di ba? No? Maglilingkod tayo na may kababaang loob. Maglilingkod tayo na handa tayong magpasako. Minsan kasi pag marami na tayong nalalaman, pakiramdam natin sa ating sarili, no? Napaka-importante na natin, napakahalaga na natin. Tandaan natin, mga kapatid, kaya tayong palitan ng Diyos. No? Kaya tayong palitan ng Diyos. Wala hong mawawala sa Diyos. Ang mawawalan tayo po, hindi ang Diyos. No? Kasi siya, mananatili po siyang Diyos. No? So sa oras na ito, mga kapatid, nawa ay pagpalain po tayo ng Diyos at i-share po natin, no, itong salita ng Diyos. No? Kasi itong salita ng Diyos na ating pinagsasaluhan ngayon, hindi lang po ito para sa atin. No? Kung may mga mahal tayo sa buhay, pwede natin i-share itong salita ng Diyos na ito, na kung paano natin nakilala ang Panginoon sa buhay natin, sila man ay makakilala. No? Matanggap nila yung kasiyahan, matanggap nila yung pinakamahalaga, yung pinakaimportante sa buhay ng tao, walang iba yung salita ng Diyos. No? Yung salita ng Diyos na magpapatatag, magpapalakas, no, ng ating pananampalataya sa Panginoon, anuman yung pwede nating daanan, pagdaanan sa buhay, hindi tayo matitinag kasi kasama natin yung Panginoon, no? So ilama, mga kapatid, no, yun nga, no, sa mga iano ko rin po to, i-upload ko rin po to sa aking YouTube channel. So yung YouTube channel ko po, search lang yung Brother Ronald Sulihon. No, hindi pa kasi ako makapag-live sa YouTube kasi mahaba pa yung lalakbayin ng ano ko ng YouTube, no, kasi kailangan may 1000 na subscriber ka, no, para ikaw ay maka-live, no. So ang ginagawa ko, yung isang cellphone ko nandito, nire-record ko lang siya, tapos mamaya i-upload ko siya, no. Pero mas medyo matrabaho nga lang, no. Hindi pa rin kung isasabay mong live, okay na, no. So yun lang, mga kapatid, nawa ang Diyos ay pagpalain po tayo at tulungan tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya na atin pong maunawaan ang bawat salita ng Diyos na ibinabahagi sa bawat isa sa atin. Nawa ang Diyos ay magbigay sa atin ng yung biyaya niya, yung lakas niya, yung karunungan niya ay patuloy na ibigay sa bawat ipagkaloob sa bawat isa sa atin, na masunod natin ang kanyang kalooban sapagkat naniniwala tayo na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, nandoon yung pagpapala ng Diyos, ang pagsama ng Diyos sa bawat isa po sa akin. I pray kay Lord na patuloy po tayong pagpalain at ang Diyos nawa ang patuloy na magbigay ano man yung desire ng ating puso, kung ito'y kalooban niya, ito'y ating tatanggapin sa pangalan ni Jesus. So marami pong salamat, mga kapatid. So God bless po sa ating lahat.